name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Taking the initiative. The Gospels, if I remember, there are three instances where Jesus gave life to three dead persons. Sa Bible, alam ko, sa Gospel, tatlong beses si Jesus patay na, binigyan pa ng buhay. Una, kay Lazarus. And then, kalawa, the young daughter of Jairus. And the Gospel today, the son of the widow of Nain, which we just read about. The story today, the Gospel today, differs from two significant ways. Both Lazarus and Jairus' daughter, their loved ones sought and petitioned Jesus' help while they were still sick. Pinapatawag si Jesus, mang kapatid ni Lazaro, kaya nga dumating si Jesus, namatay na si Lazaro, galit na galit si Martha. Ganon din kay sa anak ni Jairo, pinapatawag si Jesus kasi namamatay na itong bata. But both in the story, people petition Jesus. Pero in the Gospel today, the widow of Nain, no one sought Jesus out. He just showed up and raised the young man from his own initiative. Parang hindi naman kinausap ni ng nanay, Jesus, bigyan mo ng buhay ang anak ko. Si Jesus mismo lumapit and seeing the situation, he gave life to the young man, said, young man, rise up. Isn't it awesome that Jesus works in this sometimes? That He shows up and intervenes on His own. Ang tawag dyan, inisiyatiba. When we don't expect it, He showers us with blessings that we haven't even asked for. This is yet another sign that His love and mercy are for all people, even for those who might be aware of His presence. Parang naalala ko minsan ang nanay ko nung panahon ng pandemya, may sakit po siya, parang meron siyang chemical imbalance. Eh, maselan, COVID. Hindi namin kaagad-agad mapadala sa ospital. Ako rin, hindi ako makalabas dito, lockdown. Nabigla na lang ako, biglang tumawag ang nanay ko, Sunday afternoon. Yung doktor niya sa San Fernando na napakahirap magpa-schedule. Kasi mahirap magpa-schedule, magaling yung doktor niya, marami siyang pasyente. My mother said, pumasya dito yung doktor sa bahay. Ha? Mintaya? Oh, pengutang na yung baleta mo. Siya pa yung naghanap ng bahay namin. Hindi niya alam yung bahay namin. Yung doktor na inahanap namin, mahirap sa schedule, siya pa ang nagpunta sa bahay. No? More than his expertise. No? So, magaling na doktor. But I felt the initiative. Magaling na doktor, pero hindi siya pinuntahan. Hindi kami pumili sa kanya. Siya yung nagpuntang. There must be a lot of grace when we don't have to be requested or to be approached to do what we can do. And for the family, especially sa amin, napakamalaking bagay nung ginawa ng doktor na yon. The initiative in the Gospel is goodwill in action. Even before the widow woman, mother of Nain, petitioned Jesus. The grind of life will not stop unless you stop by intention and action. Hanggang hindi ka magdidesisyon na gagawa ka ng paraan para mahinto mo yung ginagawa araw-araw, you will never do what you really want to do. Yung tinatawag natin grind of life, yung schedule araw-araw, yung araw-araw na gawain. Kung alam mong may nangangailangan, pag hindi ka nagdesisyon to take the initiative to stop, it will never let go. Parang makina, parang opisina. Halimbawa, nagkasakit yung anak mo. Yung klase, hindi naman hinto yung schedule ng school. Hindi naman i-schedule yung tindahan, bubuksan yan. Yung mga trabaho, tuloy-tuloy. You have to make the decision. Initiative is a response to the call of the situation. Ako, alam niyo po, ina-appreciate ko sa trabaho, sa simbahan, sa opisina noon,
sa mga kaibigan, sa mga leaders, ako ay na-appreciate ko yung tinatawag na initiative. Ano po yung initiative? Yung kahit wala sa schedule, hindi naman pinag-usapan sa meeting, pero nakita niyo yung pangangailangan, umpisahan natin. You can tell me. You can take the initiative. Father, mukhang may problema doon. Halimbawa lang, mayroon palang problem yung ating lugar doon. Kanyari, nasisira yung bakod. You can tell, Father, kailangan. You take the initiative. Kasi hindi ko lahat nakikita, isn't it? When people take the initiative, there is kindness that we don't have to schedule it. Yung kabutihan na hindi, di ba kung minsan nakaschedule yung kabutihan? Pasko, magbibigay tayo ng Aguinaldo. Pasko, magbibigay tayo ng mga ayuda, gano'n. Pero even without that schedule, pag nakita natin may pangangailangan, kailangan tayong tumugon. It takes a lot of maturity to do that. Hindi ka na kailangan utusan o kailangan pang sabihan. Bigyan ko ng halimbawa ng initiatives pa sa gospel, no? Do you remember the Good Samaritan? The Good Samaritan. Dumadaan lang siya. In fact, yung pare tsaka yung levita. Iniwasan yung namamatay na tao sa daan. But the Good Samaritan as a model spontaneously took the initiative to decide to go down from his donkey. And spontaneously, decided to withdraw resources from his own pocket for the care of the dying man. Ang tawag doon, inisiyatiba. Siguro sa mga kabataan, kung meron kayong mga anak, apo, ituro nyo silang initiative. Hindi na kailangan sigurong maghugas ng plato dahil inuutusan mo. Hindi na kailangan maglinis ng bahay kasi inuutusan mo. O gagawin ito kasi inuutusan mo. They begin to decide on their own for what is good. That is successful parenting, successful teaching, successful family. Like the visitation of Mary. Do you remember when Mary visited Elizabeth? She was not invited. Elizabeth did not ask for her help. But she knew the old woman, her kinswoman, needed help. To visit and assist her kinswoman Elizabeth is an initiative to help. No invitation is required and no one requested him to do what was needed. May inisiyatiba si Maria. Siguro nagmana si Jesus kay Maria in this way. No schedule needed. Gusto mong gumawa ng kabutihan? Huwag mo nang hintayin yung sa Sabado may prayer meeting, doon na lang gagawa ng kabutihan. We don't have to wait for that. It is natural goodwill to take action and to take the first step. Allow the interruption to express your inherent goodness. Ako, naniniwala ko, this is the difference between leaders and members. Leaders, they take the initiative. Members, they follow. Kaya tawag sila followers. Susunod lang. Pero mga leader, they take the risk. They can be turned down. They can be rejected. Pwede maybe hindi successful yung kanilang attempt. But it does not stop there. Halimbawa, sa mga magkakaibigan, you can take the initiative. Ute tayo pag birthday ka, surprise tayo. Di ba? You take the initiative. Ute tayo punta lang ni Lolo. Masakit niya. You invite family. Tara, mag-reunion tayo. Malambat na nga mikikit. Maybe in the church, let's start this project. Do not wait for people to tell you or be forced by the circumstances. You take the initiative. It's also being ready and getting to be able to go out from your comfort zone. Siyempre, mas komportable yung dati na lang. Sa bahay na lang. Yung nakasanayan na lang. But when you take the initiative, there's something exciting that is new and something that is beginning. You might wonder then, is there even a point of turning to Jesus for what we need? Of course, absolutely. When we bring our petitions to Jesus in prayer, we are also bringing ourselves to Him. And we are opening up ourselves to the grace of God. When we tell Him what is weighing our hearts and also opening our hearts to Him, then we bring ourselves to Him and pray with open hearts, our relationship is being deepened.
we receive His love and His heart comes and becomes our heart. That heals us from inside out. It makes us more humble and more open to receiving whatever He wants to do with us and our own loved ones. So, go ahead and pray for these things that you want. Sabihan mo yung buri mo, kailangan mo kay nga pong Ginoo. After all, this widow, maybe she also prayed for the life of his sons or his son's recovery. Come to him in humility. Tell him that you're ready to accept his will over yours. Come to him with trust. Submit yourself to God's will, believing that he loves you more than you ever know. Come to him in faith, confident that he will pour out his blessings according to his own perfect will, according to his perfect time and intentions that are very good for you. And don't be surprised if Jesus just shows up and does something that you don't even know and needed even earlier than you expected. Ako naniniwala ko, a person who loves takes the initiative. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi na kailangan utusan o kailangan ma-invite para magmahal. You just simply love. This is God's love for us. It takes the initiative. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.